Magandang araw! Halina't tayong mag-review ng ating aralin sa module na may paksang iba pang kabihasnan sa Asya at ang unang kabihasnan sa Silangan Asya sa asignaturang aralin panlipunan. Pero bago tayong magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, i-click lamang ang subscribe button, ganun na rin ang bell para lagi kang updated sa aking mga panibagong video na aralin. Ako nga pala si Sir Raymond, ang inyong gurong tagapagsanay. Ang aking YouTube channel ay may content ng tutorial, vlogs, at music background. Atin nang simulan ang pagre-review. Tandaan, maaari kayong sumabay sa pagbasa ng mga katanungan at bibigyan ng 5 segundo para makapili ng iyong kasagutan. Tama o mali? Panuto, basahin ang pahayag at tukuhin kung tama o mali ang sinasaad nito. Unang bilang, ang mga Hittite ay mula sa pangkat ng mga taong gumagamit ng wikang Indo-Europeo. Kalawang bilang, Hat ang itinawag ng mga Hittite sa kanilang lupain. Ikatlong bilang, pinamunuan ng paring hari ang mga Hittite at isa rito si Hattusilis. Ikaapat na bilang, ang mga Hittite ay kilala sa husay sa pangangabayo. Ikalimang bilang, ang Hittite ang unang gumamit ng karuwahing pandigma na hinihila ng mga kabayo. Ika-anim na bilang, si Saul ang kinilalang unang hari ng Israel. Ikapitong bilang, ang mga Hebreyo ay kilala rin bilang mga Hudyo. Ikawalong bilang, ang nagpasimula ng lahi ng mga Hebreyo ay si Abraham. Ikasyam na bilang, ang mga Hebreyo ay may paniniwalang monoteista o paniniwala sa iisang Diyos. Ikasampung bilang, para sa Hebreyo ay mahalagang sundin ang 10 utos ng Diyos. Ikalabing isang bilang, ang Mosaic Law ay kalipunan ng mga batas sa panahon ng hukom. Ikalabindalawang bilang, ang Biblia ang pinakamahalagang ambag ng mga Hebreyo. Ikalabintatlong bilang, noong 1500 BCE na nirahan sa talampas ng Iran ang 2 pangkat ng mga Indo-Europeyong Aryan. Ikalabing-apat na bilang, si Cyrus the Great ay isang matalino, mabait at maawain na hari. Ikalabing-limang bilang, nakilala si Cyrus the Great sa kaniyang patakaran na pantay-pantay na pagpapatupad ng batas sa lahat ng tao. Pagtukoy, panuto,
tukuyin ang sinasaad ng bawat pahayag. Unang bilang, nomadiko at mangangalakal na pangkat na unang nanirahan sa tangway ng Arabia. Ikalawang bilang, ang propetang nagtatag ng Islam. Ikatlong bilang, hinirang na tagapangasiwa ng pamayan ng Muslim at nanguna sa pagpapalaganap ng Islam. Ikaapat na bilang, itinawag kay Abu Bakar na katumbas na kahulugan ay tagapagmana. Ikalimang bilang, tawag sa lupain nasasakupan o nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang kalip o ni Abu Bakar. Ika-anim na bilang, tawag sa paniniwala na ang tanging mga anak at inapo ni Ali lamang ang maaring humalili bilang kalip. Ikapitong bilang, paniniwalang dapat idaan sa proseso ng pagpili ang pagiging kalip dahil siya ay isang pinunong politikal. Ikawalo at ikasyam na bilang, naimbento ng mga Muslim ang blank at ang paggamit ng blank sa pagtatanggal ng katarata sa mga mata ng tao. Ikasampung bilang, apo ni Genghis Khan sa pamumuno niya, kinubkob ng mga Mongol ang kaharian at pinaslang ang kalip. Pag-iisa-isa, isa-isahin ang tinutukoy ng pahayag. Ano-ano ang mga kaharian sa Kanluran Asia? Ano-ano ang mga imperyong Arabe-Islamiko? Sino-sino ang tatlo pang kalip na bumuo sa Orthodox Caliphate? Gawain bilang isa, pagtukoy, panuto, tukoy ng sinasaad ng bawat pahayag. Bilang isa, bansa sa Silangan Asya at isa sa pinakamatandang kabiasnan sa daigdig. Ikalawang bilang, isang sistema kung saan ang taong nagmamay-ari ng napakalawak na lupain ang pinakakapangyarihan. Tatlong bilang, isa sa pinagmamalaking produkto ng mga Tsino. Ikaapat na bilang, tawag sa pandepensang pader na ipinagawa ni Xi Wangti na may habang 1,400 milya mula sa Yellow Sea sa silangan hanggang disyerto ng Gobi sa Kanluran. Emperador o pinuno ng dinastiya ay nagiging makapangyarihan kapag nasa kaniya ang basbas ng langit. Gawain 2, your
are not belong. Panuto, piliin kung alin ang hindi kabilang sa pangkat. Bilang isa, you the great emperor G dynastic succession silkworm. Ikalawang bilang, Yudalismo silkworm oracle bones telang seda. Ikatlong bilang, Confucius Marco Polo Lao Tzu Mozi. Ikaapat na bilang, Great Wall Shiwangti Terracotta Warriors Han Fei Chu. Liubang Woody Sui Wendy Isolationism. Gawain 3. Enumerate me. Panuto, pag-isa-isahin ang hinihingi ng bawat pahayag. Ano-ano ang dinastiya sa unang kabiyasnan sa Silangang Asya? Ano-ano ang ilan sa mga naimbento sa panahon ng dinastiyang Han? Do you wanna know? It's a beautiful day, my beginning.